Hello po mga kalingap. Magandang hapon po. Ako po ay pauwi sa ano, sa bahay. Dadaan po ako ngayon kay Tatay Jun. At bago po ako pumunta doon ay bibili po muna ako ng prutas dito kay Ate. Ano po ito? So supporter din po natin ito, viewer. At bibili pa ako ng prutas. Nalaman ko na po yung bahay ni Tatay Jun kung nasaan. Salamat po sa inyong panonood, sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Kakamustahin ko lang po siya. Mas madala rin po ako na pang-ulam niya. Sabahan niyo po ako mga kalingap. Maraming salamat po. Ate, magkano lahat? 300. Madala ko po siya ng prutas at para sa kanya at matanda na wag po yun. Pandagdag vitamins. Papunta na po ako sa ano kay Tatay. At bibili po muna pala ako ng ano, ng ulam. Dito po ako ngayon sa sentro ng daig. Bibili po ako ulit ako ng ano, ng roasted chicken. Roasted ba tawag? Yung pong binili ko dati. Ayan, nandito na po ako ulit sa ano, sa bilihan na ano, na roasted chicken. Oh, yung original, yung spicy. Oh, yung spicy. Maraming salamat po mga kalingap sa inyong panonood. Si Tatay po ay ano, may nakapagsabi po sa akin na ano na si Tatay, ulianin na. O po, trabaho ng trabaho kahit isan po ay inaabot po siya ng hapon sa pagtatrabaho, pagtitinda na ako ng epic. Samahan niyo po ako mga kalingap sa ano, pupunta sa kanya. Malapit lang po yun dito, siguro po magta-travel po ako ng ano, travel po ako ng 10 minutes lang po ang travel. Opo, sa papunta sa bahay nila. Po. Tao po. Ay, ano pala dito na? Ajan po si Tatay? Sino pong naan dyan? Ako lang po yung asawa ko ng papadya. Ay, kayo po yung ano? Ang tawag doon, manugam? Manugam pa tao? Kayo po yung manugam ni Tatay? Anong oras po na-uwi si Tatay? Minsan alas 7. Bakit po ginagabi na? Ano po yan? Nangagat po yan? Baka ako kagatin. Pwede pa akong tumuloy? Baka kagatin ako. Sige na po, dahil mo. Ay, sino pong... Kayo lang po ang makakausap ko? Ay, wala yung asawa ko. Ay, wala. Nagpapasada, gabi na po ano? Mamaya, mauwi din yun. Mga anong oras po? Mga alas 5. Gabi na pala. Hindi pala yung pwedeng bisitahin ng gantong oras. Nagdaan lang po sana ako at ano? Mauwi na rin po ako sa bahay. Nangangat po yan, hindi? Yep. Nangangat yan? Hindi, paghawak yun. Ay, pag-alpas ang agat? Nakakagat na yata yan? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ulan mo, namalaw ka. Wala, sige na kayo. Ay, baka ako kagatin yan pag nagpasok ako. Hindi. Pwede akong pumasok? Sige na po. Kaso, paano yan? Hindi kita makakausap. Ay, ito po ang bahay ni Tatay. Bakit po madilim? Ito po lang po kasi now. Ah. Ito po ang ano, mansyon ni Tatay. Sayang, hindi ko po makikita si Tatay. Wala. Nay, dito ka na, Nay. Bibigay ko lang po ito sa inyo. Itong dala, kayo na lang po magbigay kay Tatay. Ito na. Kayo na lang po magbigay kay Tatay. Kaso madilim. Wala. Ay, maganda naman pala ang bahay ni Tatay. Ay, oo. Ito yung sinasabi ni Tatay na kung sino niyang tulutuluan. Hello. Ay. Kaya yan dito. Ito po ang lutuan ni Tatay? Hmm. Kayo po yung nag-aalaga kay Tatay? Hmm. Bakit po ginaga... Ay, hinatiin nyo. Bahay nyo na yan. Tapos si Mr. mo nagpapadyak lang. Nay, may dala ko dito ng ano. Ano po pangalan nyo? Janet. Janet po. Ako po si ano, si Brother Jose. May dala po ako dito ng
prutas. Kay tatay, sayang, di ko makausap si tatay. Ano pa yung may kananakete? Prutas po. Gabi. Ano mo kasi ng gabi? Ay, bakit po? Alas 8 na na. Uwi, ano pong... Wala naman na pong nabili ng pinipig ng ganong oras. Nakabas, masatong bas yun. Ay, gabi, sa bagas-bas? Oo, pagkakapun. Naamit yata ng gabi. Pampauwi. Ah, ibig sabihin, kung ganitong oras, sa bagas-bas ko siya makikita? Oo, oh, pag linggo, pagkakapun. Ay, ngayon, nasan kaya siya ngayon? Oh, yan yan po ang bibigay ko kay tatay. Oh, ito po, pakainin niyo na lang po sa tatay. Tapos yung matira po sa inyo na lang po. Okay, ito ay ano nga po. Ito po ay ano, binili ko pala ito sa amin sa bahay. Dito kasama. Sayang wala si tatay. Ito po yung ano. Ito po yung bahay nila, mga kalingap. Ayos pa naman, sementado. Tapos, ay nabaha po dito? Sayang. Pag mamaga po, nandito po si tatay pag umaga? Oo, umaga. Anong oras yun alis? Minsan, alas 8:30. Kanina ay alas 9 naman si umalis. Ay, ganun pala ang schedule ni tatay. Alas 7, andito pa. Alas 7 ng umaga? Alas 7:30. Kaya hindi ko pa alisin buka. Tumapin ba kasi? Ay, hindi na po. Masalipot na lang po ako dito. Basta ganun pala ang ano ni tatay. Hindi ko rin po alam ang schedule ko ay. At least ay nakita ko na po yung bahay ni tatay. Alam ko na yung ano niya. Bakit po ano? Bakit po tatrabaho pa si tatay? Ah, yun ang sabi niya? Ah, kaya gusto pa rin niya magtrabaho? Pwede siya nagtrabaho. Ay, ganun talaga ang mga ano, matatanda na. Gusto ay magparatrabaho. Kasi pag naghiga-higa, ito na yun, pakainin nyo na lang po sa kanya ha. Itong prutas sa kanya po yan. Itong ulam, hati na lang kayo. Opo. Matuloy na rin po ako. Bali, ano po, hanapin ko na lang po ulit si tatay. Tapos, mabalik-balik na lang po ako dito. Kasi, ano po, wala ko, kakagatin ako ng aso. Hello po mga kalingap, wala daw po pala si tatay dito sa kanilang bahay kasi ginagabi na daw po siya, umuwi. Grabe naman sa kasipagan si tatay, ginagabi na pag... Nay, bakit ginagabi pag uwi? Dahil malayo ang pinupuntahan o talagang... Oo, minta malayo, akatalabagasas. Ah, malayo. Tapos yung mister mo ginagabi na rin. Ano, yun, na-awin minsan, ma, alas-alas na rin. Pag wala nang pasaya, nang-alas-alas na rin. Tapos yun ko nalang kalagayan. Maganda naman sana yung bahay nila, simentado, konkreto. Opo. Si tatay, talagang ano lang, masipag lang, ayaw lang mag... Ganun po talaga ang ano, naalala ko yung aking ano, aking lolo. Kahit pinapatigil sa pagtatrabaho, sige pa rin ang trabaho. Yan lang po ang ano nyo, yan lang po ang lutuan nyo. Tapos kayo na, ilan na po ang anak nyo na eh? Isa lang, nandun. Ah, isa lang, mabuti man, isa lang ano. Para mahirap mag anak ng madami. Nagpapadyak lang yung asawa ko, misa walang man. Tama lang pagkain. Ay siya? Mahinang pasaga. Nagpapadyak lang po yun. Pagkain lang? Hindi. Nag-wonder siya ng ano. Sino pong nagpapakain kay tatay? Kayo po? Pag-gabi. Sila sa ingami kaya sila pagkakulungin. Tapos yung ulam niya? Minsan, nabili siya. Ay, sarili niyang bili? O, minsan, naluto kami, binibigyan mo. Ah, binibigyan. Pag naluto kami ng ulam. Pero pag nabili lang din kayo, kanya-kanya at sakto-sakto lang din ang kinikita. Basta yun, nay, pakain yung mga prutas kay tatay ha. Yung ulam, hatay na lang kayo dun sa ulam. Ito po yung kanilang ano. Saan natutulog si tatay? Dito, dyan. Ba't ang dilim? Eh,
Andito. Ha? Saan? Saan? Madilim po. Madilim. Paano ko yan? Grabe pala si... Grabe pala ang sipag ni tatay. Grabe. Ay, alam ko na. Mag-ano lang po kay tatay. Magsusupply na lang ako kay tatay ng ano, ng bigas. Bigas, halimbawa ay ano, isang buwan. Kasi isulo lang naman siya. Kalahating sako, kaya na yung ubusin sa isang buwan. Hindi naman siguro kaya. Sobra na yung ano po? Sinatayin namin sa kanya. Sobra na po yung ano? O, edi, ganun lang gagawin ko. At, wala, yun, isang baso lang, kalahating lang. Yun ang kailangan ni tatay ay, kasi yung kinikita ni mister mo, ano lang. Pang sa inyo lang din, kulang pa. Hmm, pag walang pasahir, tama lang pangkain. Tama lang pangkain? Mabounder eh. Pag malakas, ano, nabiling ulam, nabili na lang. Gaya na lang pala po mga kalingap ang wala mga kalingap ang gagawin ko. Bali, si tatay po yung ano, yung tutulungan ko na kahit may monthly allowance sa akin si tatay, susuportahan po natin hanggang sa makakaya po natin. Tapos subukan po natin si tatay na ano, na ilapit din po kay Kalingap Rab. Siguro po ganun lang po ang gagawin ko. Maganda po na napuntahan ko po itong kanilang bahay para nakita ko po yung totoong kalagayan. Kung ano po yung sitwasyon ni tatay, kasi po nakita po natin ng una na ano nga siya, napakasipag. Kaya pala siya nagsisipag kasi ayaw daw po niyang manghina. Kasi pag nagtigil na po siya ng trabaho ay manghihina siya. Opo. Tapos yun pong anak niya, nakasama niya dito ay nagpapadyak lang din po. Kaya sakto-sakto lang po yung kinikita para sa pagkabuhay nila sa maghapon. Opo. Patulungan ko po ito sila. Opo. At mabawas tayo ng budget sa ano, para sa kanila. Maraming salamat po mga kalingap sa inyong ano, sa inyong panonood, sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Nice. Maawi na po ako. Salamat po. Ang pangalan ko pa si Brother Jose. Tapos sabihin niyo po kay tatay, nagpunta ako dito, sabihin niyo na lang po. Talaga na masawa po. Baka makita ka. Baka anda? Makita ka niya. Ah, sa kalsada? Saan baga ang ruta niya? Saan ang... Ano ba ang pasada niya? Oo, kulay blue yung pasada. Nagpapadyak lang daw po si kuya, yung anak ni tatay, nagpapadyak lang. At sa pagkakaalam sa mga hindi po nakakaalam, yung pagpapadyak po ay ano lang po, isang napakahirap na trabaho. Opo. Kaya sa tingin ko po ay talaga pong kailangan ni tatay ng ano, ng tulong din po natin. Maraming salamat po mga kalingap sa inyong ano, panonood sa aking vlogs, sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Salamat po mga kalingap. Ilalapit ko rin po sila ano, kay Kuya Bal, sa kay Kalingap Rob, kung ano pong pwede namin magawa. Maraming salamat po. God bless you po.